Magandang gabi mga kamisteryos ko. Ang kwentong ating matutunghayan sa gabing ito ay hango sa karanasan ng isa sa ating mga avid listeners. Itago na lamang natin siya sa pangalang Kokoy. 19 anyos siya nang maranasan niya at nang pinsan niya ang karanasan na ito sa isang hinihinalang manananggal. Hello ka, Misteryo. Franco nga po pala. Kokoy for short. Nasa around 17 or 18 years old ako ng mga panahon nang maranasan ko ang kababalaghan na iyon. Di ko nasasabihin kung saan. Marami kasi akong nababasa sa mga comments na naiinis o nagre-reklamo kapag lugar nila ang natatampok sa kwento. Eh, anong gagawin natin kung doon talaga naranasan ng isang karanasan? Liblib at malapit din sa magubat na lugar ang probinsya na ito sa bandang timog ng Luzon. Sa ngayon ay 25 anyos na ako at kasalukuyan na nandirito sa Maynila. Actually, kamisteryo, yung manananggal, confirmed namin yun na totoo. Pero yung pinaghihinalaan namin na babae, yun ang hindi namin makonfirm na totoo. Ganito yun, kamisteryo. May isang babae, nasa edad 30 o 40 siguro siya, base sa aking obserbasyon. Mag-isa lamang ito na nanirahan sa isang bahay kubo na di umano ay kaanak ng dating may-ari ng nasabing bahay. Sa loob ng halos isang buwan ng pananatili ng babaeng iyon sa aming baryo, ay naglipa na ang mga patayan na naganap sa mga karatig lugar, baryo at mga barangay namin. Gabi-gabi itong umalis at maraming sabi-sabi na nagtutungo ito sa sagingan na pagmamay-ari din ng unang may-ari ng bahay kubong kaniyang tinutuluyan. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nito sa sagingan dahil walang nagtatangka na pumasok sa bakuran nito. At walang sino man ang nakakakita rito na umuwi sa kanyang kubo. Kabi-kabila ang mga natatagpo ang bangkay na butas ang dibdib o tiyan at may mga nawawalang laman loob ang mga ito. Maaaring puso, atay, o kahit pa ang bituka ng mga ito. Lumipas pa ang ilang mga linggo at nagpatuloy pa rin ang mga ganitong karumal-dumal na mga tagpo. Dahil sa pagiging pasimuno ng aking pinsan na itago na lamang natin sa pangalang Maki, ay nagplano kami ng isang hakbang isang gabi. Nandito na ako. Para sa pagtugis sa aming hinihinalang may sala sa mga patayang nangyayari sa aming baryo. Magmamana ng galhunting tayo. Ano, Kokoy? Alas 11 ng gabi nang ito'y lumabas at magtungo sa kanilang sagingan. Mga ilang hakbang lamang mula sa kanyang kubo. Agad-agad kami na nagtungo sa kubo nito upang kumalap ng mga impormasyon at pruweba hinggil sa paratang namin dito. Naisakatuparan naman namin ni Maki ang pagpasok sa kubo nito. Ngunit, di namin kinaya ang sangsang na mayroon sa loob ng bahay nito na animoy nabubulok na kung ano ang nakaimbak doon. Napakadilim din sa loob ng kubong iyon. Kung kaya't wala din kaming naaninag na kahit ano nang kami ay saglit na makapasok. Kaya kami ay dumiretso na sa aming ikalawang plano. Ang magtungo sa kasagingan at magmasid sa kung ano man ang ginagawa nito roon. Tahimik kami ni Maki na pumasok sa bakuran ng kasagingan at marahan na naglakad. Sa bukana pa lamang ay
may kung anong kakaibang amoy na ang aming naamoy. Amoy pinakulo ang karne ng baboy ang humahalo sa hangin. Sinundan namin ang amoy na iyon hanggang sa may isang kakatuwang bagay ang gumulat sa amin habang naglalakad kami sa kasagingan. Noong una ay inakala namin na isa itong putol na puno o katawan ng saging dahil sa madilimang paligid at tanging liwanag lamang ng di gaanong bilog na buwan ang aming tanglaw sa kasagingan. Ngunit, nakumpirma namin na ito pala ay isang putol na katawan ng isang babae. O sa madaling sabi ay natagpuan namin ang kalahating katawan ng manananggal. At dito rin ang gagaling ang masangsang na amoy na naihahaling tulad namin sa pinakukulo ang karne ng baboy kanina. Bawo naman ito. Ngayon ay hindi na ito ano amoy ito? Ng pinakukulo ang karne ng baboy. Kundi isang masangsang na nabubulok na karne ang tunay na amoy nito. Labas mo na yan, Maki. Inilabas na ni Maki ang mga dala nitong rekado na ayon sa sabi-sabi ay magandang ibudbudo mano kapag nakakita ka ng kalahating katawan ng isang manananggal. Binudburan namin ito ng asin, dinikdik na bawang, sili at luya. Marami na kaming napanood sa telebisyon na kaparehas nito na nilalagyan ng asin o kung ano-ano ang kalahating katawan ng isang manananggal. Subalit, ang nakita namin na naging reaksyon ng kalahating katawan na iyon ay malayo sa napapanood sa telebisyon o pelikula. Nag-umpisang magtubig ng malapot ang animoy bituka na nandoroon. Kumikisot-isot ito na parabang nasasaktan ito at nag-umpisa na nga itong tumakbo-takbo. Tumalon-talon na kung siguro ay nakakabit ito sa katawan nito, ay nagmumura na ito sa galit sa sobrang sakit na nararamdaman nito. Hindi katulad sa napapanood na umuusok at nag-aapoy yung nasusunog o sumasabog ito. Sa takot namin ni Maki, ay kaagad na kaming tumakbo palabas ng kasagingan. At habang tumatakbo nga kami ay nakarinig kami nang animoy kinakatay na baboy kong umatungal. Wala naman kaming naramdaman na malakas na hangin na inaasahan namin dahil kung ngayon ay ang manananggal, tiyak na lalakas ang ihip ng hangin gawa ng malalaking pakpak at pagaspas nito. Ngunit ipinagpapalagay na lang namin na maaaring ang manananggal na nga ang gumagawa ng ingay na iyon. At sa malamang ay grabe ang sakit na dinarama niya ng mga oras na iyon dahil sa mga ibinudbud namin sa kalahati nito. Dahil nga sa wala na ang unang may-ari ng bahay kubo at ng kasagingan na iyon ay dumaan ng halos isang buwan bago may nangamoy at sumangsang ang amoy sa paligid ng kasagingan. Nang mga panahon na yun ay halos isang buwan na rin na hindi namamataan ang babaeng naninirahan sa bahay kubo. Kaparehas na haba ng panahon nung kami ay may budburan na katawan ng manananggal sa kasagingan. Kung hindi pa siguro naging masangsang ang amoy ng bangpay na natagpuan sa kasagingan ay hindi pa ito mabubunyag at matatagpuan ng mga taga-baryo namin. Bali-balita na may pinatay umano sa kasagingan na isang matandang babae na puros uban na umano ang buhok nito at bayukos na o kuba na ang likod. Isang matandang babae na walang sino man ang nakakakilala. Wala naman nakakakilala din kay Lola. Putol umano ang katawan nito na marahil sambit ng mga nakakita rito ay biktima umano ito ng chap-chap massacre. Kami na lamang ni Maki ang nakakaalam na mali ang balitang iyon. Matapos naming
budburan ang kalahating katawan ng manananggal. Sa sagingan ay lumipas din ang isang buwan na wala nang naging balitang patayan sa malalayong baryo. Ibig sabihin ay tama ang sapantahan namin ng pinsan ko na aswang sa larin at ang manananggal ang nambibiktima sa mga karatig lugar at baryo namin. At kumpirmado na iyon ang nakita namin sa kasagingan na marahil ay napatay namin gawa ng hindi na siguro ito makabalik pa sa kanyang kalahating katawan dahil sa mga pangontra na ibinudbud namin ni Maki dito. Akala ng mga kabaryo namin ay sa baryo naman namin ang susunod na target ng inakalang mamamatay tao na gumagala at pumapatay sa iba't ibang mga baryo. Ngunit ang hindi nila nalalaman na ang matandang babae na naiyon ang siyang mamamatay tao, ang manananggal. Ngunit nakapagtataka lamang, siya nga ba ang babaeng naninirahan sa kubo? Bakit napakatanda na nang nakitang bangkay ng babae sa sagingan na halos sasabi ng mga nakakita ay maaaring naglalaro umano ang edad ng matandang babae sa 60 o 70 anyos. Napakalayo sa marahil 30 o 40 na edad ng babaeng talakubo na aming hinihinalang aswang. So yung mga interesado ko at solid kamisteryo na gustong matawag na kamisterific maharligans, pakisuyo lamang po na tignan nyo po yung ating mga perks dito sa ating channel. At kapag nagustuhan nyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na Kamisterific Maharligans. Dako naman po tayo sa ating shoutout, promotion at announcement session. Shoutout po sa ating magigiting na VIP members o yung mga tinatawag kong Kamisterific Maharligans. At shoutout na din po sa ating first 20 lucky commenters for shoutout or promotion na sina. First 20 comments na lamang po ang aking i-acknowledge for shoutout and promotion. At di na katulad noon na halos inaabot ng 100 tao ang nasa-shoutout. Nauuwi lamang po kasi minsan sa shoutout ang video. Ang nangyayari eh, mas mahaba pa yung shoutout session kesa sa ating story o animation. At ganun pa rin po ang rule. Pakisuyong sa pinaka-updated na video or upload po tayo mag-comment for shoutout or promotion. Doon po sa nakapin na comment sa ating comment section. Napakadali lamang pong makita niyan. Open nyo lamang po ang comment section ng pinakabagong upload na story at nasa pinakaunahan po ninyo makikita yung pinned comment. Ang mga pa-shoutout na nasa pinned comment ng lumang uploads at mga pa-shoutout na wala sa pinned comment ng pinakabagong upload na video ay hindi po natin i-acknowledge. Mahirap po ang maghagilap ng mga pa-shoutout na nagkalat sa napakarami nating mga videos. Kaya mas napakadali po kung ang lahat ng pa-shoutout at promote para sa kada susunod na upload ay nasa iisang lugar lamang at sama-sama. No hassle naman po siguro kung susunod po tayo sa ating protocol for shoutout at promotion. Maraming salamat po sa pag-unawa, aking mga kamisteryos. At hanggang sa susunod.
ng mga kwento.